In every relationship, meron talaga or dumadaan talaga ang time na ang isa sa inyo ay hindi na masaya or minsan kayong dalawa ay hindi na masaya sa relasyon nyo. But for today, pag-uusapan natin ang mga signs na hindi na masaya ang girlfriend nyo or ang boyfriend nyo sa inyong relasyon. Hi guys! It's me again, April, and welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit the subscribe button and the notification bell so that you will be updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos ko. So before anything else, i-shoutout ko muna aking kaibigan na si Jason Behasa Jr. Junior ba? I will just give you 5 signs na hindi na siya masaya sa'yo or hindi na siya masaya sa relasyon nyo. Number 1 is, hindi na siya laging nag-a-update sa'yo. Kung dati ay lagi siyang nag-a-update sa mga ginagawa niya sa bawat araw or kung saan man siya pumunta or saan man siya pupunta or kung ano mang ginagawa niya, ano mang gagawin niya, ano mang maganap sa araw na yon, at ngayon ay hindi na ganun, hindi na siya masaya sa'yo. Gets niyo? Number 2 is, hindi na siya sweet. Kung dati ay napaka-sweet niya, caring, malambing, alam mo yon, yung feeling na nafe-feel mo kasi na kung paano kanya i-treat, like ganon. Kung yun ay nagbago, kung hindi na siya ganon ngayon, ibig sabihin nun, hindi na siya masaya sa relasyon nyo. Gets nyo? Number 3. Wala siyang gana. So, ayun, kapag magkausap kayo or kapag magka-text kayo, yung feeling na bored na siya. Yung ganun, yung feeling na wala siyang ganang mag-text or makipag-usap sa yung feeling na in a way na wala kayong topic. Yung feeling na lagi na lang, kumain ka na ba? Okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Yung ganun, yung same routine na lang everyday. Ibig sabihin, wala na siyang gana. Wala na siyang pakialam sa'yo. Wala siyang pakialam kung ano ba ang ginawa mo sa araw na to. Kung kamusta ka ba sa araw na to? Kung ano bang ganap sa buhay mo ngayong araw na to? Wala na siyang gana kasi wala na siyang pakialam dahil hindi na siya masaya. Gets nyo? So, number 4. Laging nagdadrama. So, kung feeling nyo o ramdam nyo na lagi na lang siya nagdadrama sa'yo, laging ganito, ganon, asahan mo merong something na gusto niyang gawin mo para bumalik yung saya niya. Tulad nung dati, hindi na kasi siya masaya, kaya lagi na siya nagdadrama. So, ibig sabihin nun, pinaparating niya sa'yo or she's giving you a message na pasayahin mo naman ako. Yung ganon, yung feeling na ibalik mo yung dating ikaw para naman sumaya siya ulit. Gets nyo? Number 5 naman is pumapayat siya or pumapangit siya. Kung dati, nung nakilala niya siya, ay lagi siyang blooming, lagi siyang maganda. E ngayon ay hindi na, lagi na siyang haggard, lagi na siyang stress. Ibig sabihin nun, hindi na siya masaya sa'yo.
or hindi na siya masaya sa relasyon nyo. Gets nyo? Kung nakilala mo siya dati na siya ay healthy, chubby, at bigla na lang siyang pumayat ngayon, hindi na siya masaya sa'yo. Gets nyo? Kasi sabi nila, kapag tumaba ka while you're in a relationship, ibig sabihin nun, masaya ka. Pero kapag pumayat ka, ibig sabihin nun, hindi ka na masaya. Gets nyo? Hindi naman all the time. Meron kasi talaga nagda-diet lang kasi gusto ng change sa sarili. Pero kadalasan, ganun nga. Kapag pumapayat ka raw, ibig sabihin hindi ka na masaya. Kapag lagi kang walang ganang kumain, yung ganun, parang hindi ka na nagka-crave ng kung ano-ano. Ibig sabihin nun, hindi na siya masaya sa'yo o sa relasyon niyo. Gets niyo? So, ayan lang guys. Napaka-ikling video lang ang ginawa ko today dahil inaantok ng lola niyo. So, I hope you learn something today. Kung may gusto man kayong isuggest for my next vlog or kung may comments man kayo, just comment it down below. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please hit the subscribe button and the notification bell so that you will be updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos ko. So, see you in my next video, buyers!